build ng sniper. So I think, I know there's a lot of guides there, but I just want to share what I learned so far sa paglalaro ko ng Ragnarok Bridge and Global. So for sniper build, what I have right now is an AIL Falcon Bow user. So stats guys, ito G99 in 83, galing to sa mga bonuses, and then the rest luck. If you can see, ito yung top speed 410. Ang buff ko ay Agi Potion and Fresh Shrimp. Pag nag-kick in yung Lucid Dream, abot tayo ng 478 yung attack speed. Now, gonna show you guys na pwedeng hindi na kayo gumamit ng Bapo. There's a video na Andy Hill ng Bapo. You can actually simulate that using parang pseudo Andy Hill din ng Zoe. So if you can see here, yung pet ko na Zoe tier 6 na. So may additional 2 seconds ang buff duration. Tapos ang equipment ko mostly survival ng pet, HP, but talagang kinukuha ko yung CD acceleration. This is para maging ano, laging nagbabuff ng Lucid Dream, so you get maximum attack speed na makuha mo, plus survivability din ng pet mo. So the stats of my pet, maliit lang yung M attack niya, HP okay lang, but importante is the cooldown modifier, so para yung Lucid Dream laging magkikick in. Important lang when you're grinding is you have to use yung pet na food yung makuha nyo dito sa dito sa pet store. Ito, you have to have this one, yung eel rice, at least pag magagrind kayo, or even if you're doing MVP, kung wala pa kayong S-pet, gamitin nyo lang to para di kayo maubusan ng mana yung ano, yung soli nyo, at laging mag-buff. So kung tignan nyo, may downtime, konti lang yung downtime niya, tapos magkakasa naman ulit yan ng Lucid Dream dahil sa cooldown na kinuha natin. Okay. So ganyan lang yung ginagawa ko. Ito, this is di ko naman masabing non-spender kasi gumastos ako for Mapo, but that's all yung ginastos ko. So again, pick ko lang yung details. So ito yun, and then yung sa gears natin, Sakura Awakened, grant ko lang pa tayo ng cards. Dito naman, mommy card lang, isa pa na yung na-star kong mommy, tapos di ko pala napalitan yun. Palitan natin po ng card, at least may dagdagan yung damage natin. Tapos dito, Jack, wala kasi akong ibang malagay, so naisip ko Frildora for additional int or anything na may agi. So hindi ko pa naisip ko, hindi ko pa alam kung ano lalagay ko, but for now Jack muna kasi yun yung may meron ako. Dito naman, nakuha ko lang to from the rare card album. Tapos dito using pouring para additional luck, tapos may additional HP din.
Dito naman, 2-star lang kinuha ko. Pwede mong 1-star depende na sa'yo, but just want the RG attack. Yung gusto ko lang po din. Dito naman, sa accessory, so may Arc Archer at Stem Worm. Kuha lang din natin yan sa drops ng mga monsters. Tapos ito. So, naka-awaken ako ng Karo. 2-3 stars. Ito, Deviling. Then, yung Verus naman. Ito lang yung available. So, naka-momento management for Hunter Wolf. Additional damage sa Brute. At Insect. Usually, pag nag-MVP. Tapos, ito, Overload, Falcon Injection, tapos Falcon Mark. So, yun lang muna, F2P build. Tapos, wala pa tayong S-Pet, although, baka magkakaroon na eventually. Kasi, let me see, punti na lang ata. Punti na lang yung need ko. So, 117 of 120, sobrang PT talaga. So, pero yun, kinapos pa tayo ng pet scroll, S-pet scroll. So, hintay-hintay lang muna. Okay, so ito yun, farming tayo ng Sidewinder, hopefully makakuha ng card. Sana, makadagdag naman sa lakas. So, ito yung result. F2P build AIL na Falcon Bow. Tignan natin, let's try to do one damage test yung 1 minute sa dummy para naman di masayang itong video na to. Right, so pause ko na lang itong yan. Right, so dito try natin yung DPS natin per second. So yung buff natin AG Potion 2 star fresh rib. Tapos lagyan na natin ng concentration potion, guys. Yan. So pilay natin neutral medium brute. So neutral medium, so brute, lagyan natin ng card goblin. Try to check our damage test. Compare natin, guys. 1 minute ng Bapo at 1 minute ng Zoe. Para na ma-compare nyo yung 55 na gastos versus yung mag-free to play talaga. Let's start. Average natin guys is 160,000 DPS per second, or damage per second natin. Tapos maliit lang na sa, so
Alright, so let's try to do bubble rice. So na, hindi natin mawala yung buff ng Suki. Mawala yung busid. Ayan, nalala yung busid yun. Try natin buff up at hindi na natin yung difference. Yung buff up para sa mga team 55. Kapakita ko muna yung stat ng buffo para naman may makompare kayo. Ito yung buffo stat. The 34th ASP, the 198%. Ano yung equipment? Tier 0. Okay. So, let's begin. Pag-iisip na natin. So, we have one television devotion to shrink kung wala yung busig na rin naman. Basically, lesser ng 5k dahil mas mababa yung attack speed, pero may damage naman tayo sa buff na 25,000. So pag i-compare mo, medyo mas mataas pa rin yung damage output ng mabato at AIL compared sa yung free to play, pero konti lang naman. Pwede nyo rin ma-improve yung damage nyo ng buff, lagyan nyo lang ng pet food. So bumili kayo additional ng mga pang damage ng pet niya is ito, 8% attack, yung attack ng pets niya, tapos elemental converters ng mga pets niya. So that will also help you improve your damage doing MVP. Okay, so yan muna guys for free to play. If you have any questions, let me know sa chat. Saan yung mga katulong at may nabigay ako ng ganang information para sa inyo. Alright, that's all mga slapswag, mga free-to-play gaming, mga duka. That's all for today.